Hi guys! So for today's gala, pupunta kami ni Mami sa Lucille. And 4:56 na ng hapon. And yun pala kami lumakad. Wala akong mask kasi wala pa naman kami inside the train. And pwede naman. Tapos, ayun, itatry namin yung tram. So, para kasi makapunta ka dun sa Lucille, magtra-tram ka. And pupuntahan namin dun yung Vendome Mall. Yun, papakita ko sa inyo guys. Hindi siya mukhang mall, I swear. Mukha siyang palasyo. More like. Super excited kasi madaming photo op. Kaya naka-OOTD lang naman. At saka nag-ace ako. Diba? For the first time, nag-ace ako. Excited din akong gamitin tong phone ko kasi gusto ko mag-explore nung pag-take ng photos. Kaya ayun. Hi guys! So, nandito na kami sa Lucille Station. Si Mami sa likod. And lilipat na kami para sumakay ng tram. Currently listening to Dynamite. So guys, naligaw kami ni Mami. Sobra-sobra sa Lucille Q&B kasi si Mami na nag-work sa Doha Metro, hindi alam. Kaya nga, kasi sabi ni Mami sa Lucille Q&B kami bababa. Eh naalala ko yung isang TikTok na pinanood ko. Sabi nung kabayan, bababa sa Lake Taipia, tapos doon magtra-trap. Tapos from there, sakto na yun sa ano, sa baba nung, sakto na yung baba nung tram doon sa ano, sa Vendome Mall. Kaso itong si Mami, sabi niya sa ano, wait lang, papakita ko pa yung eteras ko. So ayun na nga, ngayon na nandito na kami sa Lucille Station, sabi nung security guard sa amin, nasa Lake Taipia lang daw yung on operation na tram. Yung dito meron, pero hindi pa siya gumagana. So eto, si Mami kasi sabi niya sa Lucille Q&B kami tapos na. Nag-work si Mami sa Metro, so sinundan ko na lang siya kahit nakita ko sa TikTok, hindi sila dun bumaba. Buti na lang, 2 reals lang per trip, so okay lang. Hindi gaanong kamahal yung pamasahe papunta dito. So ayun, bababa ulit kami, sasakay ulit ng train, tapos bababa sa Lake Taipia Station. So tama yung tinuro kong station kanina, nung papunta kami, na dun kami bababa para mag-switch ng lanes. Ayan, si Mami. Mami, ba't po tayo naligaw? Mami. Kaya ayaw ko lumalabas. Hindi ko pwedeng kasama si Mami kapag nagko-commute. Kasi maliligaw kami. Pero pag sasakyan, hindi naman kami maliligaw. Pag ganitong commute lang. My gosh. So ayan, nandito na kami sa Lake Taipia Station and sobrang daming tao. Akit lang kami para lumipat sa kabila kasi nandun yung way para makapunta dun sa Vendome Mall. Kasi yung sa dito na side is, ay sa tram pala, sa tram side. Kasi yung dito is yung pa-exit na yung pabalik na dito. So yun dun yung papunta pa lang dun. Pakita ko sa inyo ang ganda ng station dito. So ayan. Ay, bababa kami. Diyan na ito bababa. Pag-cute ng trango. Dito na kami sa Lucille Central. May kilo ako. Mami, ikaw, how are you? Oh my God! My 18 years here. Ngayon lang ako anak lumabas ng pill. I'm never gonna do it again. Kasi dito sobrang dami talagang tao. Punong-puno yung tram. Tapos, sorry po Lord, pero ang babaho talaga ng mga kasabay namin. Ang sakit sa inyo.
Nga, may nag-hug down pa talaga. Wala, okay, workout. Sa mga mababaho na yun. Nahihilo ko kasi biyahilo ako tuwing bumabiyahe kahit sa train. If nakabaliktad yung ano, yung seats. Like for example, papaganon yung train, tas yung upo ko pa ganon, pa opposite side. Nahihilo ako pa ganon, tas dagdag mo pa yung baho ng mga katapat namin. Nahihilo talaga. Kaya pa? So, finally, dito na kami. Hiningal ako dahil sa stairs. Pero finally, sobrang ganda ako. Ang ganda. Parang hindi siya mall. Super daming tao. Hi, mami. Let's go. So, ayan. Since open area naman, pwede nang hindi nakamask. Pero grabe, super daming tao. Gusto ko pumunta dito yung walang gaanong tao para makapag-picture ako. Pero ngayon, hindi. Sayang yung in-outfit ko kasi hindi ako makakapag-picture ng wow. Nang ako lang dahil ang daming tao. Hey, annoying. So, nandito na kami sa loob ng mall. And grabe, ang ganda. Hindi ako nag-mask. Pwede naman hindi naka-mask. So, hindi na ako naglagay. Ikot muna kami dito ng mall. Tingin-tingin. Ang laki ng H&M dito, mami. Oh my gosh. Nagtataka ko ba't hindi nag-stop yung music na. Alala ko nasa 8 yung ano yung music ko. May Urban Outfitters dito. Oh my gosh. Mami, tingin tayo. So, nag-iikot-ikot muna kami ni Mami. Pero may hinahanap akong place. Yung empty lang. Basta mamaya ako kikita. Titingin lang. Titingin lang tayo for today's video. So, ayan. Tingnan nyo guys yung mall. So, guys. Tumitingin ako sa Urban Mall. Dito sa Urban Outfitters. Pero wala akong afford. Akala ko medyo mura siya, medyo affordable. Pero ang pahal niya, yung dress noon, nabibet ko nasa 300 reals. Nasaisip ko, hahanapin ko naman siya sa Shopee. Ang gaganda ng damit nila, pero hindi ko afford. Lalo na ngayon, hindi na ako nag-work. So, tinitingin naman muna tayo. Ang gaganda ng mga damit nila dito. Actually, nauna akong nakatingin sa Urban Outfitters nung nagpunta ako sa Hong Kong. So, alam ko, magaganda talaga yung mga damit nila dito. Kaso, hindi ko in-expect na super pricey siya dito sa Qatar. Like, kahit yung mga t-shirt na crop top, 149 pesos. Ay, pesos talaga. Ay, yan, so, parang, tingin-tingin muna tayo for today's video. Pag-uwi ko na lang, Shopee hanapin ko. Malik talaga. Kaya sa Touch of Fame, mamaya mag-dress si Michi ng mga bagong tawag dito, bagong mga dress. Kasi bet ko yung dress kapag ayaw ko mag tawag dito, mag-dress up. Dress na ako. Mga mga materials. Kaya ako afford dito. Wala tayong afford dito. Tingin-tingin lang. Magkakaroon din ng Lululemon dito. Tapos may super super dry naman daw kami titingin ni Mami. Ang dami kong bet dun sa ano? Sa Urban Outfitters. Pero sabi ko sa isip-isip ko, hanggang bet na lang. So, as a personal outfit, mga ba yung personal stylist ng kapatid ko? Sabi ni Mami, bilhin daw namin to. Ay, hindi ko pinaggaganito yung damit. Hindi ko pinaggaganitong damit si Jerome. Tapos sabi niya pang bahay. Tapos sabi ko, Mami, tingnan mo yung presyo. 160. Pambahay lang, nakakaloka. Nahanap ko kasi ng outfit si si Jerome, si Jeremy. Pero may bet na ako eh. Nasa Bershka siya tsaka sa Pull and Bear. Tumitingin pa din kami dito kasi baka meron ko. Dalawang floor yung Sephora dito. Like, what? Oh my gosh. Parang at yung Sephora yung naging Watsons ko dito eh. Super ganda. So guys, eto na. Nahanap na namin yung hinahanap ko. Yung Dancing Fountains. Dancing Fountains pala yung tawag sa location na yun. Grabe, sobrang ganda. What? Parang hindi mall. Oh my gosh. Ang ganda. Wait, wait.
Sobrang ganda. Oh my gosh, parang hindi siya mall. Ganda. Hi, Mami. Ganda. So, wala pa yung dancing fountain. Hindi namin alam ni Mami kung anong oras siya. Pero grabe, sobrang ganda dito. Parang hindi siya mall. Mas mukha siyang palasyo for. Kita nyo naman siguro sa clips na super ganda. Hindi rin ako makakapag-OOTD picture. So, babalik na lang ako dito. Hindi ako makakapag-OOTD picture dahil ang daming tao. Ang daming tao. Ayoko nang may harap. Tsaka gabi na din. So, ayan guys. Medyo nakasingit ako. So, ayan. Sobrang laki na. As in, mula dun sa kabilang dulo kanina hanggang. Super ganda. So, dito ko sana gusto mag-OOTD picture kaso sobrang daming tao. So, next time natin. Magkakaroon ng Kendall and Kylie here. Amazing. Ikot pa kami ulit ni Mami. Hindi na kami manonood ng dancing fountains kasi sobrang daming tao. No? So guys, dito naman kami sa Bershka. Arabic na Bershka yan. Tara yun. Bershka. So, favorite shop ko to kasi lang ko laging nagugustuhan dito. Lalo na para sa kapatid ko! Oh my gosh! Ay! So as I was saying, laging gustong-gusto ko dito kasi ang daming magaganda talaga sa Bershka tsaka sa Pull and Bear. Sa H&M kanina nung tumingin kami, wala akong masyadong nabetan. Parang mas bet ko pa nung yung mga na-display doon sa Villaggio nung pumunta kami nila Mami. Pero yung sa ngayon yung sa dito, wali. So magtitingin ako ulit for Jeremy. Ewan ko pero super bet. Tumitingin na kami Mami and hindi na ako muna. Actually, parang kayo, lalo na ito yung tingin ko ngayon, hindi na para sa akin. Kasi, sobrang sobrang ako, no? Kotak-kotak. Pero ang daming maganda. Tikit na lang muna, tikit na lang muna. So, guys, bibilan na namin si Jerome nung gustong-gusto kong pantalon for him. Dahil gagayahin namin yung outfit ni JK dun sa practice nila sa Boy With Love. Which is yung parang ganitong pants. Hindi nyo kita na maayos parang. Bye! Layola, yeah. Jan. OTD checks. Shoes from Checkers. Pants from Pull and Bear. Belt from Touch of K. Top from Touch of K. Chain. Kalimutan ko kung saan ko ito binili. Tapos, ito makalimutan ko na din. Basta sa Shopee ko yung binili. So, ito yung bibili natin for Jeremy. Alam nyo ba guys, nagpatulong pa kami ni Mami sa isang lalaki dito na katsing-tangkad ni Totoy. Totoy, Jeremy, Jerome, isang tao lang yun, kapatid ko lang yun. So, ayun. Nalilito ako kung ano itatawag ko sa kanya dito sa vlog. So, ayun. Pinatry namin yung medium and large para malaman namin yung exact size ng kapatid ko. So, success naman. Na-excite tuloy ako umuwi. Pero sana lang talaga pag, ano, pag sukat niya, sakto lang din talaga sa kanya. Kasi, ang hirap i-stansyahin ng size niya dahil sa pants. Sa itsura ng pants, like sa shape ng pants, hindi ko ma-explain. Pero makikita niyo na lang yun kapag ano, sinuot niya na. Anyways, I'm so happy with this one. Kasi madadamitan ko siya ng parang si Jungkook. Like, oh my gosh! Na-excite ako. So, last na binili ko. Separate the bag for this one. Yeah. Na-excite ako sa kapatid, ng kapatid ko pag uwi ko. Pag uwi na pag uwi ko, kagala agad kami. So, empty ko na yung card ko. Okay lang, nalab ko naman. Tsaka inalagaan na si Paul tsaka si Milo ng ilang months lang siya lang mag-isa. So, reward ko na sa kanya. Yung reward mo sa kanya, but Mommy is paying. Yung half. Sorry, love you. Half. Love you, Mommy. Love you, Toy. Yung something caught my eye. Tapos nung pag-approach ko, akala ko Suga. Ah, kung Suga nakalagay dito, syempre binili ko na. Pero, hindi lang magkano ba ito.
Ay, Shemay, wag na. Thank you. Grabe guys, sobrang ganda ng CR. Hindi pa ako nasa CR, so hindi ako mag-CR. Nag-picture lang ako. Ang ganda kasi. Like, tingnan niyo yung picture ko. Yung mirror selfies ko. Chut-chut-chut-chut. Sariling sound effects. Nahawa ako kay Hobie naman. Nag-sariling sikap yung sound effects. Pero ayun. Kain na kami ni Mami. Hanapin na namin yung food court. So, dito sa third floor, wala pa siyang masyadong shop. Ay, second? Ah, okay. Dito sa second floor pala, I mean, sa second floor, wala pang masyadong shop. So, puro pa siya close. As you can see, right dun sa likod ko. Pero, ang open lang dito is yung food court. So, dito yung food court. Nandito din ata yung mga palaruan kasi dun sa kabilang side. May mga palaruan na pang bata. Hindi ko lang sure kung ano yung palaruan nila dito. Kung fan wheel ba or something. Wala pang nakalagay pang dito. Pero sana dito sa food court meron. Medyo gutom na din ako. So, super daming tao sa food court and maingay. So, maghahanap kami ng ibang makakainan ni Mami. Saan kami kakain. Kasi sobrang daming tao sa food court. Sobrang ingay ng mga bata. So, nandito kami sa Virgin and nakaka-temp. Pero wag mo. Parang gusto ko mag-unseal ng isang album. Nakakita na ako nung gusto kong pasalubong kay Kurt Marie pero hindi siya yung eksakto na gusto ko. Gets niyo ba? Pero wala pa rin stock. Grabe pang ilang store ko na to na pinuntahan. Wala pa rin talaga. Like, nakakaloka. So, yun ba na yung nasa isip ko? Kaso wala din yung gusto ko. Kind of annoying TBH kasi pang ilang store ko na ito na pinuntahan pero wala pa rin siya. So, hi guys! Nakalimutan ko na mag-vlog pero we ended up sa Starbucks na lang. Mami! So, mamaya na lang kami siguro kakain. Snack, snack lang. Ano na? 8:16 na. So, share ko lang. Kasi alam ng mga friends ko sa Twitter o like mga mods ko na never pa ako naka-unbox ng album. Tapos, pinost ko yung picture na to sa Twitter ko. Sabi ko, sobrang nakakatem. Tapos, nagsireplyan sila, I believe, deserve mo, I believe mo. Go. Tapos kami ni ate, may EBBG kami. So, may deal kami na kapag yung isa bumili ng any merch or PC within May 1 to May 31, yung isa bibilhan ng Prayo album photo art. Sabi ko kay ate, EBBG diba? Sabi niya, exempted ako today. EBBG tayo. Uwi na kami. Daming tao. Ang daming tao, Mami Jane. First time ni Mami mag-commute ng ganito kadami. Kasi usually nagka-car kami. How are you, Mami? Hi. Tired to. Alam nyo, sa Pinas, hindi ko kaya mag-commute ng ganito. Actually, sa Pinas, hindi ako nag-train. Kasi, hindi siya safe. Unless kasama ko si Mama or yung kapatid ko, dun lang ako nag-train. Pero kapag ako lang mag-isa, no, mag-grab ako or iba sasakyan ko. Kasi hindi ko din, for, diba ako, nag-vlog ako habang nagko-commute kami ni Mami. Okay lang dito kasi wala naman mag-nakaw dito. Wala naman mag-attempt mag-nakaw or mag-hablot dito. Unlike sa Pinas, Diyos ko, super hindi safe. Actually, kanina, yung phone ko, naiwan ko dun sa ibabaw ng rack, dun sa may damit, nung tumitingin ako ng damit ng kapatid ko.
naiwan ko sa ibabaw. Pagbalik ko, nandun pa rin siya. Kasi wala namang manghihilam ng ano mo dito eh. Ng phone mo dito kasi takot sila. Tsaka mayayaman yung mga tao dito. Afford din nila yung cellphone mo. Baka nga doble pa. Baka nga doble pa. So ayun na nga. As I was saying, hindi ako nagko-commute sa Pilipinas. Madalas nagra-grab ako. Kasi nga, natakot ako. Magko-commute lang ako kapag kasama ko si mama or kapatid ko. Guys, we're here at Qatar National Museum. Pero close na siya, so dito lang muna kami sa labas ni mami. So, 8 a.m. to 8 p.m. siya open. So, sa susunod na mga araw, yan, pupuntahan ko to. And tinetest ko lang tong phone, yung camera ng phone ko, kung gaano kalinaw siya kahit gabi. And super ganda ng mga pictures. Ang ganda. Ganda rin ito. So, ayan lang. Kapitbahay ko lang siya eh. So, anytime pwede ako pumunta bago ako umalis. So, guys, iniikot lang namin ni mami yung outside ng Qatar National Museum. And it's nice kasi pwede kang mag-picnic dyan, oh. Kasi ito yung museum. Alam ko yung shape ng museum is desert rose. Yung hair ko after ng mahangin sa labas. So, totoo na, pauwi na kami ni mami. Tatawid lang kami sa kabilang side. Sabi ko sa inyo, kapitbahay lang talaga namin yung... Halos kapitbahay lang namin yung National Museum kasi nasa kabilang side lang kami. Kaya tatawid lang kami underground. And home na kami. Pagod na yung paa ko. Hindi ko na din alam sasabihin ko. So guys, pagpasensyahan nyo na yung makeup ko. Super haggard na. And tingnan nyo yung nag-left yung marks sa nose ko. Pero tingnan nyo, sinukat ko yung binili ko sa kamay ko. Hindi ko pa tinatanggal yung sa loob ko. So wait, napapakita sa inyo. So ayan yung binili ko. Oh my gosh, pwede na. Pero hindi, itong top na to, pwede nyo i-pair to kahit anong pants. Kasi may top in mind talaga ako for this pants. Para nga dun sa outfit na Boy With Love ni JK. Yung sa practice nila, basta if you know, you know. Or insert ko dito yung picture. Ching. Tapos, naisip ko lang, pwede ko din pala siya isuot. Though, etong t-shirt super haba niya sa akin. Like, medium size. Ano ko medium size? Medium size to. Pero tingnan nyo, super haba sa akin. Super haba sa akin. Pwede ko siyang gawing dress. Like, dancer yarn, hip-hopper yarn. So, parang pag-i-style ko to sa kanya. Kasi gusto ko bumili ng mga shirt na pwede sa kanya at pwede sa akin kasi sometimes I steal his clothes. Magwalat na lang siya suot ko na yung damit niya. So, ayan. Pwede loose siya na ganito. Or, syempre yung sa mga lalaki, hindi naman sila nagtatali ng damit, di ba? Na katulad sa atin na pwedeng itali ng ganyan. Parang okay. So, for me, parang gusot-gusot look lang siya ganyan. So, okay na. Oh, di ba? Lakas makapogi nito. Nai-imagine ko na talaga yung itsura ng kapatid ko. Like, super ganda. Kasi wala din siyang ganitong t-shirt. Ganitong color na t-shirt. So, super ganda. Super bet ko talaga.